that can lead a prayer to love, pray Jesus' name, believing that God answers prayer. Have you told Him all your cares and who's ever tiny little fear? He knows you can always know His near, and He will answer His prayer. You can whisper in the crowds, you can cry when you're alone. To pray aloud, do you know your thoughts? On a lofty mountain peak, He is there with a meadow by the stream. He is there anywhere, where does He go? He's been there. Find the answer in His word. It's you, you'll be strong because He walks with you. Nakulam. At talagang napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon dahil isa po akong televiewers, nasib ako sa pamagitan ng television. Ngayon mga minamahal, nung panahon na yon, since nung 1997, ang kulam ko po ay, hindi ko po alam na kulam yon, pero dumating na po kasi ng physical ko ay talagang bagsak na, butot balat na po ako, at putlang-putla po. Doon po ako nag-decide na pumunta sa mga pagamutan, sa mga doctors. Ngunit, iisa lang po ang findings ng mga doktor sa akin, negative, wala silang makitang sakit sa akin. Ngayon mga minamahal, nag-concentrate ako sa mga albularyo. Nag-aarap po ako kung sinong magpagaling sa akin dahil nung time na maliliit pa yung aking mga anak. Alam niyo mga minamahal, nakarating ako sa Romblon, sa isla ng Romblon. Nakarating po ako sa, ang sabi sa akin doon, kulam. Nakarating po ako sa Iloilo, ganun din, kulam. Sa Cavite, ganun din, kulam. Sa Pampanga. Sa Pangasinan, alam niyo, minamahal, talaga minsan pinagtatawanan na ako sa amin dahil minsan umuwi po ako na punong-puno ng dahon sa katawan. Talagang grabe, nakapaikot sa aking katawan. Minsan, dumating pa sa Cavite na Bernie Santo at saka Marti Santo, hindi po ako naliligo. Kumakain po kami ng lupa noon na may kasamang langis. Tapos, ang lahat ng katawan ko doon ay sinusugatan ng albularyo. Alam niyo mga minamahal, pagod na ako nung time yun. Hindi ko alam. 1997, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pumunta po ako mga simbahan. Nagsisindi po ako ng kandila roon araw-araw. Nagpamisa po ako sa Quiapo. Wala pa rin nangyari. Alam niyo, napakabuti ng mahal na Panginoon. Year 2000, napanood ko po ito sa television. Wala na po akong pag-asa noon. Talagang, ang ulo ko po, inuuntog ko sa aming pader na aming tahanan. Parang tinutusok ng karayom. Nauwi po ito sa mga komplikasyon, nagkaroon na po ako ng weak lungs, hindi na makakain, wala ng kapayapaan sa puso't isipan, palakad-lakad na lang po ako magdamag sa aming tahanan, at madalas po kami mag-aaway ng aking beloved wife. At mga minamahal sa panahon na yun, gusto ko na siyang hiwalayan dahil napagulo na aming buhay, mga kasangkapan sa loob ng aming pamamahay, hinahagis ko, mga termos lumilipad sa bintana, grabe mga minamahal. Talagang minsan nakahiga ako. Gusto ko nang ibaon sa akin dibdib ang 29 ko, minamahal, dahil hindi ako nawawalan nung araw niyan. Ngunit sa ganung sitwasyon, akyat baba sa aming tahanan, patay sindi ng TV, talagang napakabuti ng mahal na Panginoon dahil noong time na yun, napanood ko ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon sa telebisyon. At hindi ako nagdalawang isip mga minamahal dahil pagod na ako noong time na yun. At pumunta po ako sa dako ng Cuneta Astrodome, mga minamahal, overnight yun, noong year 2000. At hindi po ako nagdalawang isip dahil ang purpose ko lang nung araw ay gumaling sa aking karamdaman dahil maliliit pa po aking mga anak. At tinanggap ko po ang mahal na pero alam niyo mga minamahal, pagdating ko doon overnight, hindi ko mawari sa aking sarili, may naramdaman ng kakaiba. Ang naramdaman ko po, parang tumatay yung mga balahibo at parang kong giniginaw.
Pero gusto kong umiyak pero pinipigilo kasi hindi naman ako iyakin. Tapos pumisto po ako dun sa likod ng instrumentalist. Alam niyo, minamahal ng altar ko, talagang hindi ko mapigil ang aking sarili nung nasa harapan na ako. Iyak ako ng iyak. Ibang naramdaman ko, hanggang nabautismuhan ako, minamahal. At talagang pagkatapos ng bautismo, tinanggap ko ang ating pinakamamahal na Paisos. Grabe man, malakaramdaman ko ng kakaiba. Parang nagkaroon ako ng kapayapan sa puso at isipan yung pakiramdam ko sa katawan ko. Ang gaan, talagalak, nagalak ako umuwi noon, mga minamahal. Ako nagpupurin, papasalamat sa mga lalap yun dahil sa tagal-tagal lang, parang sa tatlong taon na yun, wala na ako. Ang isa lang iniisip ko nun, kundi ang magpakamatay. Mga minamahal, nung time na yun, dahil gradually healing po ako, minamahal, nagsasamba ko sa gawain ng mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na po yung gusto ko, yung pamilya ko, yung beloved wife ko at dalawang anak ko, ma-save ko din dito dahil nagsisimba sila sa Katoliko, dito po ako minamahal. Parang hindi ako masaya dahil nakikita ko, nahingit ako sa mga kapatiran, pamilya sila. Ngayon, dinadalangin ko sa mahal na Panginoon, baka masama ko yung beloved. Sinama ko po minsan, ayaw niya. Nagpatuloy ako sa pagsamba, minamahal. Hanggang sa dumating yung pagkakataon ng ang beloved son ko, for operation sa kanyang hernia. Ang ginawa ko, minamahal, sabi ni Dr. Daes dito sa hospital, sa hiningan kami ng 24,000 for operation. Nag-decide ako, minamahal, na pumunta sa Pampanga. At talaga na pabuti ng mahal na pero nag-pasket po ako doon. At nakausap ko po doon ating beloved preacher na sabi niya, isama ko daw yung beloved wife ko. Alam niyo, minamahal, umuwi ako, nilance kong beloved children ko at bumalik ulit ako doon. At pag-uwi ko uli, after one week, sabi ko sa beloved wife ko, sumama ka na sa akin. At para gumaling ang ating anak na wala ng operasyon. Talagang napakabuti ng mahal na Paisos dahil alam niyo, minamahal, nung tumanggap yung beloved wife ko, kasama yung beloved dalawang children ko, within 3 months, ang hernia ng aking beloved son, pinagaling ng mahal na po yun at hindi na inoperahan. Talagang napakabuti ng mahal na po yun. Dahil sabi ng doktor, kailangan operahan na yan. Dahil kung hindi ma-operahan yan, mauwi na sa cancer. Mahal, talagang napakabuti ng pinakamamahal na po yun. At sa paglilingkod ko rin, mga minamahal, sabi ko, mahal na po yun. May tricycle po ako noong araw. Yun na lang natitira sa hanap buhay ko dahil nakubos ang pera ko sa mga albularyo paggamot. Sabi ko, mahal na po yun. Tuwing umuulan, nababasa kami. Sabi, mahal na po yun, gusto ko pagpalain niyo po ako ng sasakyan, taxi, kahit second hand lang. Sabi ko, pero narinig ko minsan, ang beloved mama din na sabi, kung humingi ka sa mahal na po yun, yung the best na. Sabi ko, mahal na pagpalain mo ako. Alam niyo, mga minamahal, year 2005, pinagpala ako ng mahal na Paisos na brand yung Bios, ginawa kong taxi, napakabuti ng mahal na Paisos. Talagang hindi doon natatapos ang pagpala niya sa akin. Alam niyo, mga minamahal, patuloy ako naglingkod sa mahal na Paisos. Ang unang kinita ng sasakyan ko, binigay ko sa mahal na Paisos. Talagang patuloy, mga minamahal. At sa aking pagtataxi, minamahal, maraming mga pag-iingat, paghimala ng mahal na Paisos ang ginawa niya sa aking buhay, sa pagmamaneho, nandiyan na. Nakabangga po ako ng nag-overtake po ako ng sa jeep at may tumawid na bike. Talagang sa pool, mga minamahal, naglabasan ng mga tao, sabi nila patay, ngunit kabaga ng mahal na Panginoon, nag-rebuke po kasi ako, haleluya, kasama ko pa ang beloved wife ko noon. Talagang kinabahan din ako, minamahal, nagpagpag lang yung bata, sumakay sa bike, hinahabol ko, wala naman nangyari. Pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon at ulit, naulit pa yun dito sa kalayaan, nakamotor naman, minamahal, binangga ako, dalawang lalaki. Talagang napabuti ang mahal na Panginoon sa pagbibigay, sa pamagitan ng pagbibigay at nandiyan ang pag-iingat niya, wala rin nangyari, mga minamahal. Alam niyo, minamahal, sa patuloy kong pagdalo dito sa gawain ng mahal na Panginoon, sa bilang lalaki, mayroon po ako mga bisyo. Nandiyan yung pagbibiraos ko, nandiyan yung pagsusugal ko, yung pagmamadyong ko, panunood ko ng mga malalaswa na bold movies. Talagang binago ng inalis ng mahal na Panginoon sa akin yan. Talagang napabuti ng mahal na Panginoon sus. At hindi doon natapos, mga minamahal. At itong huli nga, last month, hindi ako nagkakamali, yung hindi ko makalimutan, minamahal, naka-encounter ako ng demon possess. Sabi ng beloved wife ko, sabi niya, puntahan natin. Alasin ko pala ng linggo ng umaga, nagpuri na ako, mga minamahal. Adel, kamag-anak dito ng beloved wife ko. Alam niyo, mga minamahal, nung nandun na kami sa aming talang, nag-share po ako tungkol sa gawain natin. Dumating sa punto na kami paalis na at magsamba nga dito sa gawain ng mahal na Panginoon. Nung pinatanggap ko namin na mahal, si Ate Cecil, pumasok na sa yung masamang espiritu. Nag-encounter kami, mga mahal, ng mga 20 minutes. Alam niyo, grabe, wala na iba ng kausap ko. Ngayon, sabi niya, lumayas kayo at hindi ko kayo kailangan.
ginawa ko mal, habang nakalood ako, nagpupuri ako sa mahal na po, kumanta ako ng In the Name of Jesus, dumampot siya ng crucifix, alam ko ipapalo sa amin, sa pangalan ni sabi niya, lumayas ka, sabi ko, sa mata, sabi ko sa pangunat, at dalangin ng mahal na pastor, sa pangalan pinakamamahal Jesus, demonyo, ikaw ang lumayas, alam niyo naman, hinagis niya yung crucifix, ginapa niya yung kamay ng beloved wife ko, sabi ko sa beloved wife ko, mag-rebuke ka, alam niyo naman, ninakasan ko na yung boses ko, sa pangalan pinakamamahal Jesus, sa pangunat dalawin mo, Pastor, demonyo lumas ka, alam niyo, minamahal, within 20 minutes namin na pag-battle, minamahal. Grabe, tumalsik ang demonyo, tulog yung babae, minamahal. Nakatulog siya, hindi kami umalis doon. Hanggang sa, sabi ko sa bila, inantay namin gumising, pag-gising niya, humingi ng maraming tubig, inong pagod na pagod. Sabi, tapos, pumasok na yung mga kamag-anak nila, sabi niya, grabe sa iyo, sabi niya, manggagamot ka pala, ako hindi. May pumunta na ditong pari, albularyo, at mga apat na kalalakihan, hindi nila kaya. Ngunit, sa'yo, sabi niya, hindi mo man lang hinawakan, grabe, napalayas mo. Doon sila pagkatapos ng minamahal, nagdumalo na kami dito sa gawain, dahil sabi ko, balikan ko sila. Nung after nung magpuri na tayo dito sa gawain, bumalik ako doon at dinala ko sila dito. Grabing hadlang ng mahal na pa yun. Nung dumating ako doon, parang ayaw sumama dahil sinasabi ni Ivan muli. Sabi ko, nakamaniho ako ng taxi ko, nasa likod sila. Sabi ko, mamagpuri ka at ako magre-rebuke. Habang nasa taxi, minamahal, nakatulog. At pagdating dito, alam niyo, minamahal, talagang napakabuti ng mahal na pa. Dahil nung tumanggap siya dito sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, simula noon, nung nabautisman siya last month, hanggang sa mga oras nito, kanina lang, katext ko pa siya, sabi niya talagang hindi na siya inisturbo ng masamang espiritu. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Naglas-las na yung manamahal, nagpakamatay na yun. Ngunit sabi niya, maraming salamat daw. Sabi ko, sa mahal na Panginoon ka, magpapasalamat. Talagang kapuri-puri ang gawa natin pinakamamahal na Panginoon. At ang beloved wife ko, since 2001, nung nababaptize po siya dito, yung high blood niya, pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Ang buhay namin, pamilya dati na walang kapayapaan sa puso't isipan, napakagulong, nandiyan na inayos ng mahal na payon na 5 times ko na siyang gustong hiwalayan. Talagang inayos ng mahal na payon at hindi lang doon natatapos ng mahal. Itong mga... yung cellphone na kahit singko wala po akong ginastos at pinagpala rin po ako ng brand yung Avanza last week din, minamahal. Talagang napabuti ng pinakamamahal ng Panginoon. Alam niyo, mga mahal, talagang lagi kong binubulay-bulay. Ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon, dahil nung year na yun nawala pa ako dito, hindi ko na alam kung anong gagawin. Ngunit lahat yan, ngayon, binabalik-balikan ko ang mga himala at pagpapala ng pinakamamahal na Panginoon. Halim sa akin laging totoo, at sana, ikaw ang aking mahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamaliw, kailan man ikaw ang aking mahal. Ikaw ang aking mahal. Ikaw ang aking mahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamaliw, kailan man ikaw Amen. Praise God. Purihin po ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At maraming sa ating pagpapatuloy at ibon na po ipakilala ang ating himpilan. Tuloy, dadako na po tayo
sa ating pag-aaral ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya narito po, akin na po ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Louis Angeles. Amen, praise God. God bless you sa ating beloved co-preacher at sa ating pong pagpatuloy, mga minamahal. Tayo po muna ay minsanan pang manalangin bago sa pag-aaral ng salita ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Opo, mapagpala amang banal Diyos, makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi ng iyong banal na programa na natapos na narito po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Bagong lahat, kami po ay nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, kahabagan po kami at patawarin, lubos labis po kami nagsisi, at sa aking mga labi, Lord God, ikaw po maglagay ng mga kataga na dapat bigkasin, batid mong saga ng akin, wala akong magagawa, ikaw po aking inaasahan, buksan mo po ang pangunaw at kisipan ng bawat tapikinig, at patuloy mo kaming samahan niyo kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. We bind the power of darkness, unbelief and doubts, cast out right now in the name of our dearest Jesus, we pray. Amen and amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang pinakamataas na pagpupuri, pasalamat, pagwalhati, pagdakina, o natigit sa lahat, aking pong pinaabot sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang ibang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At ako po'y nagpapaabot ng dobling paggalang, pagbati ng isang magandang gabi sa ating beloved Honorable Evangelist Wilde Almeida, the end time prophet of our loving God. Gayun din po sa kanya mamahal sa buhay at sa lahat ng ating mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, loob labas ng bansa saan malugad ako, maging sa bawat ngayon lamang nagbukas na kalamang radio set, kayo po ay patuloy na nakikinig sa programa ng Jesus Miracle Hour, hatid sa inyo ng The Jesus Miracle Crusade International Ministry, headed by our beloved Honorable Evangelist Wilde Almeida, assisted by our beloved Assistant Pastor Linesa Almeida and the beloved children. Good evening and happy listening po sa inyong lahat. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating pong tatalakayin sa gabing ito, pamagatan po nating Access with Confidence. Access with Confidence, sa Tagalog ang ibig sabihin, pagpasok na may pag-asa. Amen? Pagpasok na may pag-asa. Dito tayo sa ating teksto kay the beloved Brother Hill, Epeso, Kabanatang 3, Talatang 12, itatalo natin sa 16 at itutuloy natin hanggang sa 17. Ephesians chapter 3 verse 12 and verse 16 up to verse 17. Ephesians chapter 3 verse 12 and 16 and 17. In whom we have boldness and access with confidence by the faith of him, that he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with might by his spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love. Amen. Amen. Praise God. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Sabi dito sa ating nabasa, mga minamahal, na tayo daw po, mga minamahal ko, ay mayroong lakas ng loob at pagpasok na may pag-asa sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, sa mga tunay na Kristiyano, wala po tayong takot. Dito pa lamang sa lupa, tiyak natin tayo'y tagapagmana ng buhay na walang hanggan, papasok na may pag-asa sa kaharian ng langit sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Sino po ba yung tinutukoy dito, mga minamahal? Sa talatang 17 na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamagitan ng pananampalataya. Tingnan niyo po, mga minamahal, ha? Ibig sabihin, yung ating pagpasok na may pag-asa, ang kinakailangan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kalakip yung ating pananampalataya sa Kanya. Sapagkat maraming tao, mga minamahal ko, meron po silang sariling paraan kung paano sila papasok sa langit. Kaya nga po, walang tiyakan o walang katiyakan, sila ba'y tagapagmana ng buhay na walang hanggan? Kaya nga, baka sakali lang ang sa kanila, mga minamahal. Sapagkat sila'y nabubuhay, hindi naman sa pananampalataya kay Kristo. Kundi marami tayong nakikita, mga Kristiyano kuno, mga minamahal, na ang kanilang buhay ay wala sa pananampalataya kay Kristo, kundi sa mga bagay na nasa libutan. Kaya nga sila nalayo kay Kristo eh. Sapagkat ang kanilang pag-iisip, mga minamahal, ay nakaset sa tinatawag na worldly things o makasalibutang bagay. Sabi sa talatang 16, upang sa inyo ipagkaloob niya
ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaulhatian na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo sa pagkataong loob. So ito po yung wala isa iba, mga minamahal. Dahil wala silang pananampalataya kay Kristo, ibang kanilang pananampalataya pagdating sa kaharian ng langit o pagpasok sa langit, mga minamahal, si Kristo, mga minamahal, ay naging Diyos na maliit lamang, sabihin natin, o kaya naging tao lamang sa pangaral ng iba. Ang iba naman, hindi si Kristo ang paraan para sila pumasok na may pag-asa sa kaharian ng langit. Pero sabi sa ating nabasa, sa kayamanan ng kanyang kalahatian, kayo'y palakasin ng kanyang kapangyarihan. Sino po magbibigay sa atin ng kalakasan na may kapangyarihan? Walang ibang ating pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo lamang. Kaya nga, sinasabi na ang iyong pananampalataya ay magbibigay sa iyo ng pag-asa sa pagpasok sa kanyang kaharian. At sa Salmo Kabanatang 4, talatang 3, mga minamahal, yung tinatawag na access with confidence ay isang pribilehiyo sa mga Kristiyano. Privilege po yan, mga minamahal. Ating pong basahin. Salmo Kabanatang 4, ang talata ay 3. From the book of Psalms chapter 4, verse 3. But know him that is godly for himself. The Lord will hear when I call unto him. Amen. Tingnan niyo, mga minamahal, ha? Bakit sinasabi na ang pagpasok na may pag-asa ay pribilehiyo? Sabi ng ating nabasa, ngunit talastasin ninyo na ibinukod ng Panginoon sa ganang kanyang sarili ang mga banal. Kaya nga kung tunay na ikaw ay banal na lingkod ng Diyos, ibinukod ka ng Panginoon. Ibig sabihin, andito ka sa makasalanang daigdig na ito, mga minamahal, at alam natin na ang makasalanang daigdig na ito ay nakahilig sa kasalanan. Ang iyong mundong ginagalawan ay makasalanan dahil nasa iyo ang pagpasok na may pag-asa, at ito'y pribilehiyo na ibinigay sa iyo ng Diyos. Ang sabi, ibinukod ka ng Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, dahil ibinukod ka ng Panginoon, bagamat makasalanan lang sa libutan, hindi mo ginagawa ang kasalanan na nasa salibutan na ginagawa ng mga taong makasalibutan na walang pag-asa na pumasok sa kaharian ng langit, kundi ang ginagawa mo ay yung kalooban ng ating Diyos na nasa langit. Kaya lang sabi, ngunit talastas ninyo na ibinukod ng Panginoon sa ganang kanyang sarili ang banal, didinggin ng Panginoon pagka ako'y tumawag sa kanya. Privilehiyo po ito, mga minamahal. It's a great privilege. Mismo, tumawag ka sa Panginoon, didinggin ka ng Panginoon. Bakit? Kasi ibinukod ka ng Panginoon. Ikaw ay banal sa kanyang harapan, katiyakang may pag-asa kang papasok sa kanyang kaharian. Kaya nga sinasabi, kung ito'y privilehiyo, ito rin ay assurance. Sa aklat ni Job, Kabanatang 19, ang talata po ay 25, at itatalo naman natin sa 27. Atin pong basahin. Kung ito'y privilehiyo, ito rin ay assurance. Sa aklat ni Job, Kabanatang 19, ang talata po ay 25, at itatalo naman natin sa 27. Atin pong basahin. From the book of Job, chapter 19, verse 25, at itatalon po natin sa verse 27. 25 and 27. For I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth, whom I shall see for myself, and mine eyes shall behold, and not another, though my reins be consumed within me. Amen. Amen. Bakit sinasabi na katiyakan yung pagpasok na may pag-asa sa kaharian ng langit? Sapagkat sabi ng ating nabasa, ngunit talastas ko na ang manunubos sa akin ay buhay. Isipin mo. Kaya ka nga papasok na may pag-asa kasi tiyak mo na ang iyong Redeemer, yung iyong manunubos, yung Diyos na iyong pinaglilingkuran, walang iba ang ating pinakamahal na Panginoong Hesus, ay buhay. Kaya nga sabi, ngunit talastas ko na manunubos sa akin ay buhay at siya'y tatayo sa lupa sa kahuli-hulihan. 27, siya'y makikita ko ng sarili at mamamasdan ng aking mga mata at hindi ng iba. Oh, tingnan niyo po, mga minamahal. Kaya pala sinabi na
ito'y katiyakan. Yung pagpasok na may pag-asa sa karian ng langit ay katiyakan. Yung iba, hindi makikita ang Panginoon. Sorry. Mamaya malalaman natin bakit hindi nila makikita ang Panginoon. Ikaw, mamamasdan mo ng iyong mata ang Panginoon, hindi ng iba. Sapagkat tiyak mo na iyong manunubos ay buhay. Amen? Ngayon sasagutin natin, mga minamahal, sa unang Timoteo, kabanatang 4, talatang 1. Bakit sinasabi rito na ang pagpasok na may pag-asa sa kaharian ng Diyos ay tinatawag na katiyakan? Dahil nga makikita ng iyong mata ang Panginoon, yung manunubos mong buhay ay makikita ng iyong mata at hindi makikita ng iba. Bakit hindi nila makikita? O, basahin po natin, mga minamahal. 1 Timothy chapter 4, verse 1. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Amen. Purihin ang ating pinakamahal na pinasin. Ito po palang dahilan. Kaya nga hindi lahat na nag-a-hallelujah, praise the Lord, dumahawak ng banal na kasulatan, mga minamahal, nangangaral, anak na ng Diyos. Hindi po, mga minamahal ko. Dahil merong may katiyakan na makikita nila ang Panginoon, meron namang hindi makakakita. Ano ang dahilan? Sabi ng ating nabasa, hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ano ang magaganap? Ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Hindi niyo mga minamahal, ha? Bakit sinabing tatalikod sa pananampalataya, mga minamahal ko? Eh, merong magaling mangaral, mga minamahal ko, pero wala namang pananampalataya. Iyon yung sinasabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, na enticing word of man's wisdom. Magandang pangungusap at karunungan ng tao, mga minamahal ko. Amen? Aking maalala, isa namin kapatid, si beloved brother Boy Legarde, mga minamahal. Sabi nung kanyang pastor, dahil yung kanyang paa, yung kanyang left leg, mga minamahal, ay affected ng diabetes. So sabi ng doktor, putulin. Nagpakausin sa kanyang pastor, nauna niyang dinadaluhan. Ang sabi ng kanyang pastor, nandiyan ka na sa ospital, maganda ng katayuan mo yan. Sabi ng doktor mo, putulin, ipaputol mo. O di putol. Yun po yung mga ngaral na naniwalang may Diyos pero walang pananampalataya na kayang gawin ng Diyos ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao. Ngayon mga minamahal ko, dahil naputol na, affected ba rin ng diabetes niya yung kanyang right leg? Na ang sabi na naman ng doktor, mga minamahal, ay putulin. Ang masama niyan, naubos na po yung pera niya sa pag-inom ng antibiotics at pag-inject ng insulin ba yun? Yung ginagamit sa diabetes, insulin. So wala na po siyang pera, puputulin pa yung kanyang paa. Kaya nga ang sabi niya, mga minamahal, ang kanyang tanging paraan ay magpakamatay habang nandun siya sa ospital. Pinagpala naman siya ng ating pinakamahal na Jesucristo. Dumating sa kanya yung tinatawag na pribileheyo at katiyakan na pumasok sa kaharian ng langit na may pag-asa. Bakit? Nang siya po ay mahayuan ng aming makapatid ang humahayo doon sa ospital na kanyang pinaglalagyan, kung papaano sinabi ng doktor na puputulin yung kanyang right leg muli. Kasi naputol na yung left leg niya, mga minamahal. Sabi nung mga kapatid na namin humahayo, Brad, sa Panginoong Jesus, hindi puputulin ang iyong kanang paa, kundi pagagalingin ka ng ating pinakamahal na Diyos kung naniniwala ka. Ay naniwala po siya, mga minamahal. Nagkaroon siya ng pananampalataya. Dahil pagod na siya, ubos na ang kanyang pera. Kung putol na ang kanyang dalawang legs, mga minamahal, mas gusto pa niyang magpakamatay na lamang. Yun po ay kanyang plano, mga minamahal. O ano po nangyari? Lumalo sa aming gawain. At pagdalo niya, mga minamahal, binautismuhan. Pagkatapos ng bautismo, mga minamahal, nagtaka po siya. Bakit yung kanyang magang paa, kinabukasan ay umimpis, mga minamahal. Amen. Tinanggal niya ang antibiotic, tinanggal niya ang kanyang insulin, mga minamahal, na sinasabi ng doktor, yun ay kailangan ng kanyang katawan sapagkat isang araw na siya ay mag-miss, nanginginig po yung kanyang katawan. Kasi umaatake, mga minamahal, yung kanyang diabetes. Subalit, nang siya po ay makakilala sa ating pinakamahal na Jesucristo. Ano po ang nangyari, mga minamahal? Ngayon po, mga minamahal, walang antibiotic, walang